Usapin pa rin hinggil sa matagumpay na rotation at resupply mission sa Yungin Shoal. Ating pong tatalakayin kasama si Colonel Medel Aguilar, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Colonel Aguilar, magandang araw po sa inyo. Magandang umaga din po at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga taga-panood. Yes sir, ano po yung inyong reaksyon o yung inyong masasabi matapos ang matagumpay na rotation and resupply mission ng BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal? Una po yung sa reaction, lahat naman tayo masaya. Hindi lang naman siguro ang sandatang lakas ng Pilipinas, ang Philippine Coast Guard, kundi lahat ng Pilipino ay nagbubunyi dahil sa matagumpay na resupply mission na ating sinagawa sa BRP Sierra Madre. Ito man po ay isang maliit na accomplishment, pero dito ay pinapakita natin ang ating katatagan, ang ating pagkakaisa bilang isang bansa na isulong ang tama at ang nararapat para sa, hindi lang para sa ating kapakanan ng mga ating mga Pilipino, kundi na rin para sa international order na sinasabi. Because what we are actually promoting here is not just our sovereign rights, but of course the implementation of a very important convention, which is the United Nations Convention on the Law of the Sea. Okay, sir, para po sa kabuuhan ng AFP, ano po yung ipinapakita nitong simbolo, nitong tagumpay na ginawang follow-up RORE mission? We are asserting our sovereign rights so that our people will benefit from it. Sinabi na kanina ni Commodore J. Tarriela, ang anuman ang yaman nito ay para sa mga Pilipino. And we are fighting for the right of that fellow Filipinos. It is our constitutional mandate to protect it. And therefore, the AFP is committed and have shown through this simple act of maintaining its presence, of ensuring the well-being of our soldiers, and standing up to make sure that we are fighting, we are protecting, we are fulfilling our constitutional mandate, that is to protect the territorial integrity and the sovereignty of our country. Okay, Colonel, magpapatuloy pa rin po ba yung rotation at resupply mission sa kabila ng patuloy na pagharang at pangharas ng China sa West Philippine Sea? I hope probably in many years from now, hindi na sana dapat kailangan na maganon, because we want other countries to respect us. We want other countries to respect the sovereign rights of the Filipino people. But since this is the situation, it will continue to happen, and we are committed to make sure that we are there to protect the interests of the country. Okay, sir, meron po bang impormasyon ang AFP kung ilang barko ng China ang namomonitor ngayon na nakadeploy sa West Philippine Sea, particular na nga po dun sa may Yungin Shoal? From the observation that we had yesterday while monitoring the RORE mission, we have an idea as to the number, but we will wait for the official report of our troops who were involved in the RORE mission for the report to be official and to be more accurate. Okay, sir, hingin na rin po namin ang inyong reaksyon sa pahayag ng Chinese Coast Guard na dahil wala naman daw dalang building materials ang Philippine vessels, bahagi lamang daw ng pagiging makataon nila na payagan nila ang Pilipinas na magdala ng pagkain sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. In fairness to them, I would say that there is a change in the behavior if you are to compare what happened on August 5 to what happened yesterday. They were not so aggressive. Probably they learned the lesson. They learned the lesson that violence has no place in this world, especially if that violence is founded on something that is not acceptable to the international community. And that violence is doing to encroach or to subvert or to, simply say, suppress the rightful expression of rights of other countries. Okay, Colonel, katanungan po mula kay Jovi Landrita ng GMA News Online. Ano daw po ang inyong reaksyon sa sinabi ni Chinese Ambassador Wang Jilian
na nagdala raw ang Pilipinas ng large-scale building materials sa resupply mission ito sa BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal, kaya raw nagkaroon ng problema. I'm not at the right person to say something or to reply to the statement of the ambassador. I will leave it to the Department of Foreign Affairs. Okay, Colonel. Follow-up question din po mula pa rin kay Joe Villandrita. May karapatan po ba ang China para pagsabihan ng Pilipinas kung ano ang gagawin sa BRP Sierra Madre at kung ano lang yung pwedeng dalhin? None. Okay. Susunod pong katanungan mula naman po kay... Okay. Ito po. Ano ang patuloy na hakbang ng AFP para igiit ang ating karapatan sa teritoryong ating pong kinasasakupan? First, we take the guidance of the Commander-in-Chief that we will not remove BRP Sierra Madre, that we will not abandon Ayungin Shoal. The operational plan will be ours to formulate and execute. Okay, bilang panghuli, Colonel, ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan, partikular na po sa mga sundalo na patuloy na pinaglalaban ang ating karapatan sa ating mga teritoryo. Una, gusto po naming ipahayag na matlaki po ang aming paghanga sa disiplina, sakripisyo ng ating mga kasundaluhan na nagsagawa ng raw remission at yung mga sundalo natin na nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Alam namin na hindi madali ang kanilang ginagawa. In fact, mayroon pong mga kaakibat na challenges yon. But they are there to perform their duties as soldiers of this republic. To them, we give our snappy salute. Sa atin naman po mga kababayan, malaki po ang aming pasasalamat dahil kasama po namin kayo sa matagumpay na paglalayag na ito. We draw inspiration from the support of our people. We draw our strength from them because we know the people, the Filipino people, not just in the country, but including those who are working outside the country are with us, are actually on our back to support us. To that, we are very much grateful. We appreciate the support. And to the media, of course, without you, we're not able to convey the message. Let us continue this partnership so that we will be able to tell the truth, to propagate the truth, disseminate it, so that no amount of propaganda will ever succeed if we are vigilant and we are always active in our information dissemination. We want the truth to be disseminated timely and accurately. Also, we would like to thank other countries for expressing their support to us. Malaking bagay po yun. It's actually a pressure na we stand in the community of nations. They are with us while the other side is not. They are all alone. They are lonely. They are isolated. So, siyempre, pasalamat rin po tayo sa ating Panginoon na naging matagumpay ang ating misyon dahil ito po ay para sa national interest ng ating bansa, para sa kinabukasan ng ating mga kababayang Pilipino. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat din po at makakaasa po kayo na ang PTV ay katuwang ng AFP at ng PCG sa pagbabahagi po ng mga napapanahong balita, lalo na may kaugnayan dyan sa may West Philippine Sea. Nakapanayan po natin si Colonel Medel Aguilar, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Sir, maraming salamat po sa inyo.